Yeah, magpiprepare na kami ng support para sa gondola, plastering sa exterior. Ang ipapakita namin sa inyo ngayon ay kung paano gumawa ng sabitan ng gondola para sa plastering sa exterior. Ang tools na gagamitin ay welding machine, grinder, welding rod na E6013. Yan yung stopper. Yan, so ganyan namin pinabricate yung support. Ito na yung gagamitin namin sa support ng gondola. Plus, gagamitin na rin namin siya sa hanggang sa maintenance na yan. Ito, makikita nyo, angular lang to na 2x2, tapos 1/8 inch thick. Tapos nilagyan namin siya ng ano roon, ng bakal para pag yung sa safety, pag slide nung ano, hindi siya lalabas. At saka yan, ano yan, yung sa magiging ano rin, sa sabitan ng pulley o ano, may functions din yun. Tapos nalagyan namin siya ng mga butas para dyan mo, ano, yung kahoy, paglalagay mo dyan, may papako dito rin. Yan. Diyan din sa likod. Tapos dito, yan, may mga butas yan na provision. Para kung lalagyan, ito naman yung mga provisions na to. Para sa swaying, kahoy din para pamakuan. So yan yung design para sa gondola support dito sa may parapet gawin. Making of gondola. Gamit ang 10mm river sa 15mm river. Baling width niya 50 cm. Binendan namin ng 30 cm sa taas. Nakapabricate na kami ng isang gondola. Gondola extender. Yung gondola at saka yung sabitan. Yeah, magpiprepare na kami ng support para sa gondola, plastering sa exterior. Thank you.
Yan, yung support ng gondola. Yung materialis na ginamit namin actually sa bako dyan. Ginamit muna rito. Tapos, pag natapos na rito yung plastering, gagamitin na siya sa bako. Yan, naka-welding yun dito. Tapos meron dun stopper para hindi malaglag yung gondola, hindi umusog. Yan. Tapos yung 16mm rebar. Yan yung sandalan. Tapos yung platform nakatali. 40 cm. Ngayon itong gondola, ang lapad nito ay 50 cm. Yan. Yung platform niya ay 40 cm yung ginagamit nila. Tapos good lumber. Yan. Ito naman 16mm na 6 meters. Tapos yung step 10mm. Ang lapad niyan ay 50 cm. May sabit na namin yung gondola. Mo-modify na lang to, hindi na napansin. Pahila. Papaayos ko bukas. Tapos yan. Dapat yan nakahulog yung gondola. Paayos ko bukas bago nila patungan. Yan, nagsimula na yung plastering sa labas. Yan, itong support na to, ganito namin siya pinabricate. Itong lapad nitong support na to, yan ay naka-design hanggang sa ma-finish na kasi medyo maluwag to sa ngayon. Pero pag na-plasteran na to, halos sasakto lang yan kasi dito merong nosing. Tapos may plastering. So tama-tama lang na malalagyan mo ng isang kahoy. Tsaka diyan, tsaka dito sa harap. Ngayon, ang ginawa namin ito, yan may mga nilagyan namin sa dulo ng rebar for safety para pag maggondola ka, hindi siya lalabas kung sakaling hindi siya mauhulog. Tapos ito may mga butas na provision yan kasi sa mga ito katulad nito sa support. Ito kasi lalagyan pa namin ito ng kahoy all throughout doon para ito hindi siya magsusway. Sa ngayon kita nyo, di ba? Nagsusway yan. Pero pag ito may tukod na to, kompleto, hanggang doon, di na magsusway yan. Tapos yung pwede rin siya in between lalagyan, kaya may mga butas na provisions. Tapos, ito naman yung sa gondola, yan, yung pagkakasabit. Meron din kami nilagay na bakal doon, stopper, yun, for additional safety. Tapos, yun yung pulley. Ganun din dito. Doon din na isasabit yung pulley para hindi nga mag-slide. Tapos may mga bolts na provision. So, yan. Yun naman, nilagyan namin ng support para maging horizontal. Yan. So, ganyan yung support. Yan, halos tapos na yung plastering. Mabilis talaga pag gondola yun. Apat na araw lang yan. Kasama yung installation ng gondola. Sa side naman kami pag natapos yan, ililipat namin yung gondola. Yan, removal ng gondola. Thank you.
Yan yung full gondola platform. Yan, gamit ng gondola platform yung naging productivity ng dalawang mason, dalawang helper, 3 days yan. Plastering ng column, beam doon sa taas na itong column, tapos yung wall, 3 days. So yung bintana na lang yung... Gila. Di, huwag mong buhatin, kuya. Patagilid lang, huwag mong buhatin. Angat mo. Ingat sa kuryente, ha? Yan, okay na yan. Okay. Jai! Hilahin mo dyan, Kuya Ming. Huwag masyadong ano. Kuya Ming, tumama din ba? Oo. Mali ka. Dapat inalis mo muna yung ano, pulley. Eh, hindi ka na ganong safe dyan. Dapat, sinasabi ko sa inyo, laging pag may gondola pa, alisin mo na yung pulley, di ba? Sasabit ka ngayon dyan ng konti. Pahawak ka. Susunod, pulley muna ulit. Mali.
Uy, nag-iisa ka? Hindi, hindi niya. Oops! Kawano ka nun. Ay. Nakuha mo na yung pulley dyan? Sabi ko siya, alisin mo muna yung pulley. Gumapang ka. Naka-harness. Yan, ginamit na yung angle support. Doon sila naglagay ng horizontal. Tapos dito yun. Hindi yung bibigay kasi ito yung maawat. Nakatukod siya dito. Kaya hindi yan mag-overturn. Kasi ito naman, yan, nakaawat na. Diyan ang force niya sa may ginawang biglo. Hindi yan natin nilagyan ito ng konkreto sa taas. Yan, nagsimula na dito mag-plaster sa kabila. Yan naman yung formation na gondola ngayon. Ito na yung plaster. Yan, gamit yung gondola. Ito 4 days plinasteran. Ito kasama yung installation at dismantling ng gondola 5 days. Yang kaliwang side. So, yan. Doon naman kami ngayon. So, ganyan ka efficient yung paggamit ng gondola. Madali siyang ilipat. Tapos yung sa platform niya, safe naman. Yan. Halagyan mo lang ng rail. Tsaka proper support. Hanging support. Yan, tulad nun. Naka, para makita nila na safe, di ba? Yun lang, wala kang harness. Yan, first day ng plastering.
Yan, tapos na yung plastering dito. Moldings na lang. Yun lang guys. I hope na makatulong itong aming sistema sa pagpapalitada sa labas gamit yung gondola at saka yung mga support system. Actually, itong concept na to ay ginamit ko rin doon sa ginawa kong 4-story building sa bahay namin ng family doon sa Manila. So, same concept siya. Kaya subok na yan na magagamit talaga sa construction at maintenance. So, hanggang sa muli, ito po ang nangigod si Papa Rod. Nag-iiwan ng maraming pagpapasalamat.